Welcome back sa bagong episode ng Karating Garahe. Ngayon kasama natin si Lacan Cesar, instructor ng Laputi Arnis de Abanico. Welcome, Cesar. Welcome po sa kanilang lahat. Cesar, okay yung nangyari last month. Pakikwento nga kung anong nangyari at paano napabisita dito sila, Master. Bali sina GM Danny Horquilla at GM Abelia. Currently, member sila ng board ng PICAF, yung Philippine Eskrima Kali Arnis Federation na tinayo ni Senator Mig Subiri. So, since narito sila sa Manila last month para i-held yung qualifier ng PICAF tournament, so we took the advantage para ma-meet sila. At the same time, magkaroon ng reunion yung Cebu chapter at mga practitioner ng Lapunti dito sa Manila. Titingnan ko, saan ko, kung okay ba? Check. Kuminsan, yung tapi-tapi nyo, hindi naman kailangan mag-start kayo dyan. Ganon. Hindi naman. Di ba, pag tira ko dyan, dito ka tira dito. Safe. Ganon. Hindi naman kailangan yan. Huwag kang masyadong sobrang nag-iibig doon sa tirada. Dahil kuminsan, kahit na kinokontrol ng partner mo, natamaan ka. Instead na kinontrol niya, tatamaan na lang. Oh, relax lang. Dahil itong tapi-tapi, hindi ito sukatan na magaling ako sa'yo. Sasabihin niya ng iba, ay, magkaroon na may tapi si Juan. Ang bilis. Ganun ba? Nagkatapi-tapi kayo? Oo, oh, mabilis ka rin. Dahil hindi pwede magtapi-tapi na ako lang mabilis, ikaw hindi. Dahil hindi, magigiba yung drill natin. Natuwa naman ako kay Sir Danny. Ano dahil... Nagusta ko sa kanya dahil alam niya yung, I guess, kung GM at pati ikaw sa Lacan, pagtuturo. Dapat alam niya yung difference ng ano ang drill at saka anong pang-away. Tama yun. Actually, ang drill kasi is para magkaroon ka ng muscle memory when it comes to movements. So, pag nagkaroon ka ng encounter, sabi natin principle of no choice, alam mo paano i-apply yung drill in real makoy. Ang nangyari, kuminsan, pag nag-side spring kayo, dito, mas masa na, tumatama kuminsan dito, diba? Or else, dito sa kamay ko. So, ang unang tapi-tapi dyan, the purpose why, ginaganon, dahil sinasangga nila dito. Okay. Yun, ito yung original na tapi-tapi. Nasa atin pa rin yan, sir? Pwede, pwedeng gamitin. Pero ang mangyayari dyan, kuminsan, tumatama sa kamay. Oh. Kung hindi mo may angat masyado dito, tumatama sa kamay. Kung hindi man sa kamay ko, sa kamay mo. Pag-extended yung side spring mo. Oo, ganon. Pero, ito namang binago ko para maging para continuous flow. Pag clear mo, ilak mo. Ito, wrong. Wrong yan. Tira mo. Okay. Ito ang mangyayari. Strike me here. Yung in-apply mo ganito, di ba? Tapos, pagano'n. Kailangan, never na tumitira ka sa itaas yung kamay mo nasa ilalim. Dahil, pag-lock niya, gapos yung kamay. So, dapat doon, pagtira doon, see? Pagano'n, release mo. Yung control mo nasa itaas. Pag lock mo, okay lang. Diba? Gusto nyo mag-lock ng gano'n, dito. Mas madali, di ba? Mas madali doon. Rather, na dito. Dahil kuminsan, hindi mo maabutan dahil andito na. Baka dito ka makasangga. So, tama ka dito. At saka sa practice, kailangan huwag sobrang diagonal ang tirada sa tapi-tapi. Dahil, kung minsan, sobrang speed, pag gano'n mo, dito, bago ka kasanggar gano'n. Not unless mag-weave ka gano'n. Kung minsan, lumalabas yung ano natin, laziness, hindi na tayo nag-weave. Dahil, ano eh, pangit din tingnan pag gano'n tayo. So, kung minsan, tumatama dito. So, dapat sa training, vertical strike kung gano'n. Pag gano'n. Para pagsangga niya, automatic nililis yun. Yan. Set.
At sa tapi-tapi, kailangan primero relax. Hindi kailangan hibi. Dahil pag hibi, mabigat, babagal ang takbo ng tapit. Ginagamit namin kung beginner yung tinuturo na tapit-tapi para hindi masyado mapagod sa ulo. Pero lalo na. Nakapunto siya. Ngayon, pagka medyo natuto na, tinuturo ko na yung side pose. Okay. No. Wrong block. Yung pipe at saka yung pipe mo, kailangan mo kong ingarip. Dito para yung sangga niya dito. Dahil side spring yung... Yan. Tapos side spring. Dito. Nandun siya para magkaroon ng iba't iba. Dahil, di ba, ginawa mo yan gano'n, no? Di ba, gano'n? Tulak mo yan, itira ka. Next to that, is you have to counter this tulak, this hand. So, ikaw yung magka-counter sa akin. Yun ang yung susunod doon. Dahil ano na yan, palusutan na yan eh. Di ba? Di ba? Bigla kong ginawa ka nyo, itira ka, ano ang gagawin mo? So you have to, yan, nagal. So yun ang counter. Yun ang nangyayari mo. Tapos i-tap nito. Ito ang gamitin mo. Pa-tira. Yan. Ganon. Yan. Yan, first drill. Simple drill yan. Dahil pareho lang yan sa ganito. Pan. Okay? Pag ganon, black. Okay? Pareho lang yan. Diba? Pareho yan. Tapos bago kayo magtapit-tapit doon. By the way, meron tayong outside tapit-tapit. Itong ginagamit natin ngayon, outside tapit-tapit. Meron din tayong inside tapit-tapit. Ano yan, pads? Ito. Relax lang. Ano kaya? Yan, black. Black. Double. Double. X ka. X black. Lagayahin mo siya. Paprest. Yan. Upper. Yan. Upper pads. Upper. Yan. Straight. Pass with patch. Yan. Babalik. Upper. Tira. Yan. Diba? Kailangan, sa disarming na ganyan, huwag mong ilagay ang stick mo sa ilalim. Ito. Ito wrong ito, ha? Okay. Kailangan, yung stick mo nasa ibabaw. Okay. Ganon. Kailangan, yung stick mo nasa ibabaw. As always, ha? Okay. Tama ito. Tama itong disarming ito. Dahil, madidili ka, halimbawa. Sa ilalim. See? Yun. Ito sa ilalim mo na. I will explain. See? Lalong-lalo na hinawakan mo, eh. Halimbawa, yan? Hindi ka na makablock. Hinawakan mo pa yung stick mo. Yung stick mo nasa ilalim. Hinawakan mo pa. Wala na. Di ba? Okay. Halimbawa, kung dito, samantalang kung dito, ganun, tira ka doon. See? Kabla ka. Dito sa itas eh. Okay. Kinontrol mo, dito, hawakan mo kamay ko. Kasi, hawakan mo. Okay. Nakaka-twist ka. Dahil andito. Pero dito, hindi mo ito magagamit pa ganun. Kasangit na. Okay. Pero, kahit na dito, pwede mo rin tanggalin. Dahil, i-twist mo lang na doon. Tanggal na yun. Ay, release mo lang na ganun. Okay na yun. Diba? Okay. Ayan. Okay. Ang first basic, ano dyan, is dito. Ganon. Pagpasok mo, ito. Yaya. Ito yun. Ito yung, ano mo? Original. Ito yung original. Original. Oh, dito. Ganon. Or dito. That is another form. You can add. Yung pwede mong idagdag yan. Huwag mong tanggalin yung una. Pwede mong dagdagan. Okay. Ito, halima ha. Duha. Okay. Ginawa mo. Another. Dito na. Pasok mo kamay. That's another. Dumami yung disarming mo. Diba? Okay. Pero isa dito, kailangan, halimbawa sa inyo, siyempre magtuturo na kayo, mga ano kay higher. Yung isang lock, gamitin nyo doon sa dosing palok. Sa term state. Why? Para matuto yung bata paano i-transfer yung strikes from left to right, right to left. Okay, sir. Pag ganito, sir. Okay.
Yan. 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 Hanggang 12. Ang mangyayari dyan, matagal ka pa, mauubusan ng laking. Dahil pag i-single out mo yan, 12. So it means 12 yung disarming mo. Pagkatapos ng 12, wala ka ng disarming. Hindi ka na rin pwedeng mag-add dahil walang 13 strike eh. Walang 14. Hindi ka na pwedeng mag-add. Hanggang 12 lang eh. Meron na, sir. Ha? Oo nga. Pero by pinusot eh, hindi ka pwede. Dahil isang strike, isang lock. Isang strike, isang disarm. So dapat, isang disarm sa losing strike. Ito, itong disarming nito, kailangan yung kamay mo hindi gano'ng malayo dito. Kailangan, as much as possible, malapit. Huwag mo lang hawakan, pwede mo lang ito, gano'n eh. Dahil ito ay twisting eh. I-twist mo ng konti, pag gano'n, bagong i-push. Para mas madali. Rather na, nagkaganon lang ito, i-push mo ng gano'n. Twist mo. Pag binitawan niya, bahala siya. Okay. Push. Second to that, ganito, vertical yun. Yan. Pero kailangan be careful with this kayo. Basta paspas na, pag gano'n, tumatama yun. Mag-gano'n. Okay. So kaya, binago dito. Pero ito ay hindi natin tatanggalin kasama ito. Kasama sa number one. Pwede mong gamitin ito. Ito, see? Bago mo ito ipasok, pwede mong ito gamitin mo. Tapos pag-gano'n, dito na. Yung ginawa mong isa, pwede rin dito. Pwede rin ito. Pero ito, pag ginamit mo, kailangan nakasuporta ito. Dahil it could be na pag gano'n, tumama. So, dito, gaya. Okay. Or else, ito. Direkta dito. Ba? Yung blocking pala natin, dalawa ha. Yung pre-block natin. Meron tayo, ito, reinforced block. Ito, reinforced block. Ito is double block. Okay, okay. Ito rin is reinforced block. Ito is double block. Ano ba ang purpose? Bakit linagay natin ating kamay dyan na pwede naman pala dito? Ano ba ang purpose nito? Yan ang purpose ko, pagkakalam ko, pagka purpose dito, para hindi mag-impact. Yeah, that's it. Si GM Danny. Parang ano no, parang hindi kayo masyadong formal. Tapos si GM Danny, hindi siya yung type na GM ako, sambahin niyo ako. Parang very down to earth siya. Kasi parang since ang tanda, ewan ko, dating sa akin. Since ang tanda niya, alam naman niya yung alam niya yung art, alam niya yung technique. Hindi na siya kailangan magyabang. Tinuturo na lang niya. Ang maganda rin kasi kay GM Danny, pag naituro niya na yung art o yung kung ano pa man yung lesson na labuti na dinagdan niya, sa kanya rin naman ang galing na since hindi kami gano'ng nakikita, i-improve namin kung ano yung madadagdag namin sa labunti. Pero at the same time, hindi namin tatanggalin yung mga traditional na practices ng labunti. Kumbaga, it's an authentic and traditional art in modern day. So kailangan talaga mag-evolve siya. Depende na rin sa instructor na nagtuturo. Pag tinuloy mo, disarming ko. Tiger naman tawag yan, sir. Ha? Huh? Yeah, scope pa rin. Scope pa rin. Inside scope. Oh, yeah. Scope pa rin. Inside scope. Inside scope. Outside scope. Outside scope. Dahil pag ginamit mo ito dito, tiger, kailangan dito, dragon. Okay. Dahil puro animal yung ginamit mo. Halimbawa, sabi mo, scope dito, dipos dito, tiger. Ah, pagkasalamat, kailangan. Pag ginamit mo dito, tiger, anong animal gusto mong gamitin dito? Ah, lion. Okay, lion. Okay. Dito, tiger. So, sa drill, pag ikaw instructor, yung drill, bawat araw pwede ka maglagay ng bago. Dahil you can make any combinations. As long that you know the strikes, you know the footwork, ano pa ba, stances, pwede mong sabihin, ito yung gamit. Ah, hindi niya kailangan sabihin mo. Dahil sasabihin ng mga estudyante mo, ay, ito na, yan na naman. Pwede mong i-apply. Okay, position, ganito. Yumik. Ito yung combination mo. Ito ang combination. Halimbawa lang ha. Ganito. Yung dati, no. Ganito. Horizontal punch strike.
Ah, dagdagan ko. Dito. Ay, dagdagan ko pa. Pagka... Ay, dagdagan ko pa. Anto, pabalik-balik yun. So, yung mga estudyante mo, hindi mabuboring. Dahil yung combinations na itinuturo mo araw-araw, paiba-iba. Ayan. Pero yung lahat ng mga combinations na ginagawa mo, ay andito na. Dahil tinuruan ka na paano pumalo. Ano yung mga stances, ano yung mga footwork. Bilikyan ka na ng pagkain. So, drill na lang. Drill is to improve your speed, your alertness, and your footworks. Magandang ang solusyon nyo na nakikita kong ginawa nyo sa Lupunti eh, or ginagawa nyo nila Sir Danny ngayon eh, na as long as there are fundamental drills na galing sa original, ilalagay nyo yung pangalan Lupunti, di ba? Kasi like in your group, di ba, may dinagdag na kayo. So, iniba nyo yung name. Pero, anything yung Lupunti. Kasi yung fundamental drills nandun, hindi nyo tinanggal, dinagdagan nyo lang. Oo, oh, tama. Although yung sa akin, sa part ko sa Lupunti, si Master Noy kasi, he's thinking of creating a new group, pero Lupunti pa rin yung base. Pero ako kasi gusto ko, at least Lupunti pa rin yung chapter ko. At the same time, direct ako kay GM Danny Urquilla. But still, sabi nga niya, kung ano yung maidadagdag ko sa Lupunti na ma-improve ko yung art, much better kasi mga nag-evolve siya. Hindi naman pwedeng kung ano yung turo dati, yun na lang. So, kailangan talaga madagdagan o mag-evolve yung